Magandang gabi, Oriental Mindoro mula sa bulwagan pambalitaan ng Tamara Vision Network. Ako po si Jake Viray para sa TVNet Newsline. 28 sa buwan ng Mayo, taong 2019 sa ulo ng ating mga balita. Suspect sa pamamaslang sa PWD na si John Henry Orpia, hindi lang iisa ayon sa prime suspect na si Jemar Datud. Bagong laya, balik selda dahil sa pagbebenta ng ilegal na droga. At National Flag Day muling ginunita sa lungsod ng Calapan. At sa detalye ng ating mga balita, binampakikisa sa DepEd National School Maintenance Week ang Team K4 Health ay nagsagawa ng Brigada Eskwela sa Tabucala Mangyan School sa Baras, Bako noong 25 ng Mayo. Kasama ang mga volunteers, nagtulong-tulong sila sa pagdidisenyo at pagsasaayos ng mga silid-aralan at pasilidad ng naturang paaralan. Kabilang sa nakiisa ang tatlong Guhit Pinas Mindoro Chapter Artists, tatlong representatives mula sa Tamepa, Calapan City at isang miyembro ng Rotary Club of Downtown Calapan. Ayon sa K4 Health, hindi magiging posible at matagumpay ang naturang aktibidad kung wala ang mga individual na voluntaryong tumulong at patuloy na sumusuporta sa kanilang grupo at ang mga advokasya ng kanilang isinusulong. Ang K4 Health kasama ang kanilang proyektong Kabaras o Kalinga, Karunungan, Kalinisan at Kaligtasan para sa Baras ay naglalayong palakasin ang TB Dots program para sa mga pasyenteng katutubo ng Baras, Bako. Sa ibang balita, kinilala ang samahan ng manggagawa sa Balatasan o Sambalatasan bilang Best Dole Assisted Livelihood Project sa ginanap na 2019 Regional Awardees of Dole. Dito, nakatanggap ng plake at cash ang grupo na magbibigay naman ng karagdagang inspirasyon sa mga miyembro para lalo pang pagsumikapan na maiangat ang kanilang pamumuhay. Ang sama sa Balatasan ay nakabase sa barangay Balatasan, bayan ng Bulalakaw, kung saan samot-saring mga seaweed products ang pangunahing produkto na ginagawa at ibinebenta katulad ng seaweed noodles at seaweed soups. Bukod sa Dole, katuwang rin ang iba't ibang ahensya para sa pagpapaunlad ng sama sa Balatasan tulad ng DAR Oriental Mindoro, DTI Oriental Mindoro, lokal na pamahalaan at iba't ibang stakeholders na pawang ang layunin ay mapalago ang asosasyon. Antabayanan ay iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, isang 38 anyos na construction worker ang ngayon nagsisisi sa loob ng kulungan ng Calapan City Police Station dahil di umano sa pagbebenta ng illegal na droga matapos isagawa ang isang drug bypass operation na 27 ng Mayo sa barangay Ibaba West, lungsod ng Calapan. Ang suspect, kalalaya lamang nitong Enero mula sa Oriental Mindoro Provincial Jail dahil hindi umano sa pagkakasangkot sa bentahan ng droga at nakulong ito ng mahigit na 3 taon at nang lumaya, ilang buwan lamang ang nakalipas ay muling nasabat sa isang bypass operation. Nakalaya noon ang suspect dahil sa plea bargaining agreement at kasulukuyan siyang sumasailalim sa rehabilitation program ng pamahalaang lungsod bago siya nasabat muli ng otoridad. Ayon sa pulisya, dahil bumalik ito sa masamang gawain ay maaaring mawala na ang mga pribilehiyo na ipinagkuloob sa kanya ng pamahalaan at muli itong kasuhan ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakumpiska sa kanyang pag-iingat ang isang lighter, ang nabiling plastic sachet na may pinaghihinalaang shabu, 500 peso bill na bypass money.
Kasalukuyan nakapiit ang suspect sa Calapana City Police Station habang pinoproseso ang kaso laban dito. Samantala, hindi iisa kundi anim ang pumaslang sa PWD na si John Henry Orpia. Ito mano ang isinimwalat ng naarestong si Jemar Datuon sa pulisya. Ayon kay Oriental Mindoro Police Provincial Office Director, Police Colonel Tomas Frias Jr., 5 katao pa ang tinututukan ng PNP matapos ituro ni Datuon na sangkot rin sa pagpatay sa 18 anyos na biktima. Pero pa 5. Huh? So, more or less 5 pa. Kung ano man yung participation ng 5 doon, sabi ko nga, ayaw ko munang i-announce ano, at baka makompromise yung operation na ginagawa natin. So, dinidevelop na natin. And anytime from now, once na nakuha natin yung remaining suspect, magsasagawa ulit tayo ng another press call na instruction ko sa ating Chief of Police ng Calapan under Police Lieutenant Colonel Camara. Tuloy-tuloy po yung ating follow-up na ginagawa. So hindi po natin tinitigilan yan. Ano? Ayos ko pong ipaabot sa pamilya ng victim. Yun pong ating buong PNP ng Oriental Mindoro. Hindi lamang po Calapan City PNP ang nagtatrabaho dyan. Tuloy-tuloy po yung follow-up na ginagawa natin para makuha po natin lahat ng involved sa pagkamatay ng victim. Hindi naman kaagad pinangalanan ni Police Colonel Frias ang 5 kataong idinawit ni Datuon sa krimen. Ganun pa man kung mapapatunayan ang kanilang partisipasyon sa pamamaslang at kailangan ilabas ang kanilang pagkakilanlan sa publiko, ay gagawin aniya nila ito. Hindi muna namin sasabihin kung sino-sino yung mga target natin. Siyempre, pagka in-announce natin yan, ano? So, salib na madali natin sila makukuha, magtago na sila. So, medyo mahirapan pa tayo mag-follow up. Kung kinakailangan, gagawin po natin. Kung talagang malaki yung paniniwala natin, ano, may mga dahilan tayo para ilabas yung pictures ng other suspects pa, gagawin po natin para mas makabilis yung pagkakaaresto ng grupo. Samantala, ang pagkakaaresto kay Datuon halos 2 buwan matapos ang krimen ay bunga niya ng pagtutulungan ng pulisya at kooperasyon ng mamamayang nagturo sa lokasyon nito. Ayon pa kay Police Colonel Frias, hindi sa pag-aresto sa suspect natatapos ang lahat. Patuloy niya silang mag-iimbestiga upang lubusang maibigay ang hustisya sa biktima. Nananawagan rin ito sa sinumang nagawan pa ng pagkakasala o krimen ni Datuon na makipag-ugnayan sa pulisya upang makapaghain ng reklamo laban dito. Nung nalaman natin na report sa ating tanggapan, agad nagsagawa tayo ng hot force operation. Ano? At yan ang ginawa ng mga tauhan natin ng Calapan City PNP at sa kagustuhan natin ma-arresto kagad yung suspect sa pagpatay. No? So at hindi doon natigil yan. Ano? Nakakuha din tayo ng testigo or witness na kung saan ay nakilala yung ating suspect. At yun din ang nakatulong sa atin, sa tulong ng ating testigo na hiniling niya na huwag nang ibigay yung kanyang pangalan, nakapag-file tayo ng kaso against the suspect. Masama ang kababayan natin na may alam, ano? Or itong taong ito ay may atraso sa kanila, pwede po silang lumapit sa ating nearest police station para huwag po silang matakot, makipag-cooperate po sila sa atin. Tatagdagan po natin yung kanyang kaso kung talaga po may katotohanan yung reklamo against sa suspect. Residente ng Kalangatan, San Teodoro, si Jemar Datuon, at nakarating siya sa San Rafael, Calapan City dahil dito naman nakatira ang kanyang mga magulang. Ngunit sa Bulubunduking bahagi ng bayan ng Mansala ay siya naaresto nito nga 23 ng Mayo. Taong kasalukuyan ng pinagsanib na pwersa ng 1st PMFC sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Romel Briones, 2nd MPFC sa pamumuno ni Police Lieutenant Danilo Dries, Calapan CPS na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Efrem Camara, Chief of Police at Mansalay Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Christian Bermudez, Chief of Police. Sa huli, panawagan ni Police Colonel Frias sa publiko maging mapagmasid at huwag matakot na ipagbigay alam sa pulisya ang lokasyon ng sino mga individual na may pananagutan sa batas. Maging iyong mga bagong mukha lamang sa lugar at kahina-hinala ang kilos upang maimbestigahan agad. Lagi kong kabilin-bilin na sa ating mga kapulisan, ano? Lalo na sa ating mga chief of police.
So dapat makuha nila yung support ng community. So meron din tayong mga dinedevelop na yung ating mga BIN, ano, force multipliers, ano. Sabi ko nga kung yung mamamayan at kapulisan magkakatulong-tulong, walang kriminal na makapagtago sa kanilang lugar na hindi na i-report dapat sa pulis. So kung makukuha natin, kung full support sa atin yung community, ano. So kapag meron pa lang na kakaiba, ano, medyo kahinahinalang tao sa lugar nila, hindi pangkaraniwan na lang nakikita, dapat i-report agad nila sa pulis. At yun po gusto natin mangyari. Ito naman si pulis, gagawin natin. Meron naman tayo dyan mga taga-validate. Meron tayong mga intel operatives, ha, naka-assign sa bawat bayan. I-check yan. Sino ba itong tao na to? Ano bang background nito? So yun din ang dahilan kung bakit merong nahuhuli. Kasong robbery with homicide ang isinampa laban kay Datuon na dati nang nakakulong sa kasong robbery noong taong 2016. Magbabalik po ang TVNet Newsline. This feeling, it's so, so cool. I'm just here chilling. There's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good. And you don't want it to end. Let's get moving, let's get dancing. No more waiting. Let's get this show on. Come on. Can't get any better than this moment right now. It's cool, it's fresh, I know. Wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner. Premium quality, best price. Available na! Extreme Cool, panalo sa lamig, panalo sa tipi. Available na! Balik eskwela na ang mga mag-aaral sa mga pampublikong parang elementarya at sekundarya sa darating na Lunes, ika-3 ng Hunyo. Kaya naman nagsisimula na ang mga magulang sa pamimili ng gamit sa eskwela.
ng kanilang mga anak. Sa tindahan sa Calapan City, na regular na dinarayon ng mga mamimili kapag malapit na ang pasukan dahil sa murang presyong school supplies, nagkakaubusan agad ang mga notebooks, spring notebooks, dahil sa maagaan nilang pamimili ng ilang magulang. Idagdag pa ang mga buyers na may-ari ng mga malalaking tindahan na bulto-bulto kung bumili ng gamit sa eskwelahan para ibenta. Dito ang composition at writing notebooks na may 40 at 80 pages ay nagkakalagan ng 8 pesos pataas. Samantala ang spiral notebooks naman, 10 pesos pataas depende sa klase. Dami at may tahi o wala, 9 pesos pataas sa mga papel, habang may mga lapis na 6 na piso pataas ang presyo depende sa klase. Maliban sa mga pangunahing pangangailangan sa eskwela, mabenta rin ang mga colored papers, bond papers, crayola at iba pa. Sa huli, inaasahan naman na higit pang dadagsa ang mga mamimili hanggang sa unang linggo ng pasukan at wala namang anilang nagbabadyang pagbabago sa presyo ng mga school supplies. Sa ibang balita, ang National Flag Day celebration na isa sa mga mahalagang okasyon sa lungsod ng Calapan ay binubunita. Ngayon taon, ipinagdiwan ng City Government of Calapan sa pangunguna ni City Mayor Arnan C. Panaligan ang Flag Day sa pamamagitan ng isang simpleng seremonya bilang pagbibigay pugay sa pinakamahalagang simbolo ng pagkakakilanlan ng bansa. Ang Philippine National Flag ay nabigyan buhay sa pamamagitan ni General Emilio Aguinaldo, unang pangulo ng Republika ng Pilipinas, noong siya ay ipinatapon sa Hong Kong taong 1890s at ibinagayway noong panahon ng digmaan. Ito ay unang ibinagayway noong June 12, 1898 sa Kawit, Cavite, kaalinsabay ng proklamasyon ng kalayaan ng bansa. Ayon sa kasaysayan, ito ay tinahi ni Marcela Goncillo at ng kanyang dalawang anak. Para sa mga dumalo, mahalaga ang nilang magbigay respeto sa watawat araw-araw sapagkat hindi lamang ito isang simbolo. Ito rin ang nagpapakilala sa lahing Pilipino. Pagkakataon rin nila ito upang magpasalamat sa mga bayani ng kasaysayan na nagbigay daan para sa tunay na kalayaan na patuloy na tinatamasa ng bansa hanggang sa kasalukuyan. Samantala, lahat ng ahensya ng gobyerno, business establishments at paaralan hinihikayat na maglagay ng Philippine flag mula May 28 hanggang June 12. Iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na! Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Kabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naay sa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiansa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Supported by the PCTA. Dahil sa matagumpay na Brigada Eskwela, handa na mga pampublikong paaralang elementarya at sekundarya sa lungsod ng Calapan para sa pagbabalik eskwela dahil sa darating na atres ng Hunyo. Ayon sa DepEd Calapan City, hindi rin kinakailangan bago ang birth certificate para sa pag-i-enroll. Ang ibang detalye sa report ni Chau Marunilia. Handang-handa na ang mga pampublikong paaralan para sa pagbabalik eskwela sa lungsod ng Calapan ayon sa DepEd Calapan City Division. Sa pagtutulungan ng mga magulang, guro at iba't ibang stakeholders, matagumpay na naisagawa ang Brigada Eskwela kung saan nakatulong rin anila ang tuloy-tuloy na pagde-deliver ng mga school equipments sa mga pampublikong paaralan upang masiguradong handa na ang bawat eskwelahan sa darating na pasukan. Meron tayong 9 secondary schools at meron tayong 49 elementary schools. Ang lahat nating paaralan sa pampubliko ay ready na po para sa pagbubukas ng klase sa June 3. Problema kasi tuloy po ang mga delivery ng ating mga learning materials
also yung mga teaching materials. At ang ating mga furniture for the school children ay ready din po kasi ngayong summer ay may mga tinanggap ng mga silya, tables and chairs ang ating mga paaralan. So nakikita namin na hindi tayo magkakaroon ng kakulangan sa mga furniture. Samantala, dahil enrollment na naman, muling nilinaw ng DepEd Calapan City na luma man o bago ang kanilang birth certificate ay tatanggapin ito sa mga public schools. Ganun rin ang paglilinaw na hindi requirements at clearance para sa pag-enroll. So po namin ipaalam na hindi naman kailangan na NS. So yun pong mga luma ninyong birth certificate ng mga magulang para sa kanilang mga anak ay pwede po nilang ibigay sa ating paaralan at yun po ay gagamitin natin. Upang mabigyang katugunan ang mga tanong ng bawat magulang at estudyante, inilunsad ng DepEd ang offline balik eskwela kung saan maaaring itawag o i-text sa mga numerong nakatalaga ang kanilang mga katanungan at agad rin naman anila itong mabibigyang linaw ng mga staff o personnel ng DepEd. Sa huli, muli rin namang pinasasalamatan ng DepEd Calapan City ang lahat ng nakiisa sa matagumpay na Brigada Eskwela na malaki ang naitulong para sa pagsasaayos ng mga paaralan. Inaanyayahan rin anila ang bawat magulang at mga bata na mag-enroll sa pinakamalapit na public schools sa kanilang barangay. Nais namin pasalamatan ang lahat ng stakeholders, local government, mga magulang, ang atin pong mga kasama mula sa iba't ibang agencies, mga private institutions, at mga individual or individual persons na tumulong sa ating mga paaralan upang maging matagumpay ang pagdaraos ng ating Brigada Eskwela. Maraming salamat po sa inyo. Napakahalaga ng inyong naging tulong sa ating paaralan. Para po sa darating na pasukan, nais naming anyayahan ang lahat ng mga magulang na papasukin na po ang inyong mga anak ngayong June 3. Ready na po ang ating mga paaralan. Sa June 3 po, pagkatapos ng flag ceremony, ay magkaklase na po ang ating mga guro. Wala nang paglilinis na gagawin at talagang tuloy-tuloy na po ang ating pasukan. Samantala, 6 na araw na lamang at magsasarado na muli ang filing ng application para sa civil service examination. Kaya naman marami ang humahabol dito. Ipinapaalala naman ng CSC Orienta Mindoro na nasa 2,500 lamang na slots ang available para dito kung kaya't first come, first serve ang basihan ng pagtanggap ng mga aplikante. Dagdag pa niya, hindi kinakailangan na maging college graduate ang isang aplikante upang makakuha ng exam. Kahit sino na nasa taong 18 taon pataas ay pwedeng makapag-apply ng CSE. Mahalaga rin ang nasurang eksaminasyon para sa mga taong nais magtrabaho bilang empleyado ng gobyerno dahil karamihan sa mga posisyon dito ay nangangailangan ng pagiging civil service exam passer. Gaganapin ang second batch ng civil service examination sa darating na ika-4 ng Agosto ngayong taon. Sa ating public advisory, ang lahat ng interesadong maging chef, may magandang balita po. Magbubukas na sa lungsod ng Calapan ang isa sa kilalang largest at most affordable culinary arts school, ang SKD Academy. Ang lahat po ay inimbitahan na makibahagi sa kanilang grand opening sa darating na May 30, 2019, kung saan ay may mga handog itong free concert featuring Jerry Gonzalez, Jop Doss, Kiel Alo, Christoph Garcia, Anton Diva, at J-Pop. For list of free seminars and cooking demonstrations, please contact 0977-905-6717. Hello po, this is Christoph Garcia and I'm inviting you po to join the grand opening of SKD Academy in Mindoro. That's on May 30. Ayan, see you all po. God bless you. Hi, my name is Jen and I'm the executive chef of Manila Grand Opera. So if you want to be like me, enroll and learn from the best, SKD Academy. Thierry Lebot, chef de la maison française en Malaisie depuis un bout de temps, et SKD Academy est la meilleure école en Philippines. Thank you for the warm welcome, SKD. SKD number one. Hi! We are Chefdoms! We are inviting you to the grand opening of SKD Academy Mindoro.
That's on May 30. We're gonna perform there! So, see you there! See you! Maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube. Itayin lamang po ang TVNet Newsline. Bisitayin at i-like rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kalipunan ng mga balitang nakalap ng Newsline Staffing Group para sa araw na ito. Para po sa inyong mga comments at suggestions, mga balita at impormasyon na nais yung ipadating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli, Jake Virain. Nag-iwan sa inyo ang isang mga dadma. Payapang gabi. Maraming pong salamat sa inyong isawang pagsunod.